มายุโคมนะคะInyo, sa ngalan ng mga naranak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoong Jesucristo na siyang pagsasakatawang tao ng pag-ibig ng Ama. Nawa ang Espiritu ng pag-ibig ay labing sa inyo. At sumayin niyo. Nadilimot tayo ngayon bilang isang katawan upang ipaayag at sinundan ang Triduo ng Misteryo Paskwal ng Panginoon. May mga pagkakataon tayo nakalimot.
Panginoon sa atas ang pag-ibig ng Diyos na unang nagmahal sa atin, suriin natin ang ating sarili upang marapat tayong humarap sa banal na pag-aayin ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan ang mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na namatay bilang hain bago at pagmakailanman para sa giling niyang sabay ng ipagalaw mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalaan ka. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10th araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasayo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi rin iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang lebadura at nang makapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkol. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkalulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko. Alam na sa dumating na ang panahon ng kanyang pagdisa sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at na ipinakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Nagkapunan sa Jesus ng mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakadulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya sila'y naghahapunan, tumindig sa Jesus. Nagugal ng kanyang panlabas na kausap at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagpuhi siya ng tubig sa palanggana at sinimulang ugasan ang paa ng mga alagad at ugasan ang tuwalya na mabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, Panginoon, sabi niya, "Diyanat kayo pa ang maluhugas ng aking pangamahal." Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Muling maunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Hindi ko po mauugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita mauugasan,
wala kang kaugnayan sa akin tungkol ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang muna pa ako, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan ugasan pa ang nalipunan. Sabagat malinis na ang kanyang buong katawan, at malinis na kayo. Ngunit hindi lahat, sabagat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niya, malinis na sila. Ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paasin, nagsugod ng damit at nagbalik sa akap, naunawaan ba inyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila, tinawag ninyo ang guro at Panginoon. At tama kayo, sabagat ako nga kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Siguro po ay nagtaka kayo, no? At tayo ay nagkaroon ng papuri sa Diyos kanina. Kasi anim na linggo tayong walang papuri sa Diyos. Kung tutusin po yung nakaraang linggo, yung Palm Sunday, may papuri yun. Kailan? Ibang version. Anong version? Hosanna sa anak ni David. No? Yun o kasi yung pagpupugay kay Jesus. Kaya po, hindi namin palaging ginagamit yung salita at yung awit na yun. No? Hosanna sa anak ni David. Pero yun po ay isang uri ng pagpupuri, no? Sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay natin ng pagpupuri kay Jesus na anak ni David. Sabagat bahagi yun, kasi sabi na natin yung apat na pung araw na ito ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag natin Kwaresma. Yung pung huling linggo ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay sinatawag po natin na Holy Week. Holy Week. Oh, mahal na araw. Semana Santa. At ito po, itong huling tatlong araw bago sa pagdiriwang natin na muling pagkabuhay ni Jesus ay kung tawagin po natin ay Easter Triduo. Ang Triduo na muling pagkabuhay, yung tatlong muling araw ng muling pagkabuhay, kaya tawag namin ay Easter Triduo. Kaya bahagi ho ng ating pagtugon na ating pagpupugay, pagpupuri sa Diyos. At sa araw po na ito, ang Huwebes Santo ay may tatlong mahalagang mensahe. Una, yung pagkatatag na sakramento ng pagpapari. Ito yung bahagi yun. Bagamat po ating ipinagdiriwang sa ating diocese doon na karang Martes yung renewal o
ng mga pari sa katedral. Kasi nilipat natin kasi napaka-traffic na. Pero yun ay bahagi yun ng pagkatatag ni Jesus. Ngayon, Huwebes Santo. Pangalawa ay ang pagkatatag na ng banal na Eukaristiya. Yung banal na Eukaristiya. Yung paghahandog ng kanyang katawan at dugo. Pero po bahagi nito, yung dalawa, hindi namin pwede mapag-iwalay. Yung banal na misa at ang sakramento ng pagkakamay. Na kung tutusin po ay ipinamamanig sa akin na ano, na paanyaya ni Jesus na gawin ninyo ito. Katulad ng halimbawa na ibinigay ko sa inyo. At pangatlo, kaya po ang tawag ngayon ay Maundy Thursday sa wikang English. Sa wikang Tagalog ay simple Huwebes Santo. Pero sa wikang English, sinatawag namin Maundy Thursday. Bakit tinawag na Maundy Thursday? Nang galing po sa salitang mandato, yung Maundy. So, mandato. Ano ibig sabihin ng mandato? Ang command, ang utos. Ano yung mandato ni Jesus? Kung tawagin na po natin ay mandato. Kapag yung mga public officials, anong mandato? Kapag may position ka, mayroong mandate. Tayo mga Kristiyano, ano yung mandate? Love one another. Pag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo. So ito po yung tatlong mensahe na huwag namin kalimutan. Ang pagdatag ng pagpapari, ang pagdatag ng banal na Eukaristiya, at ang tinatawag po namin utos na mag-ibigan tayo sa bawat isa kasi tayo ay mga anak ng Diyos. So ito yung pangyayari na ibinibigay mo sa atin ng buong nagkapal. Pero hayaan niya po na mabigyan natin kasi yung Year of the Priest, kung yung makita po, yung ating logo na yan, ng Year of the Clergy and Consecrated Persons, yan po ay logo, medyo may paka-abstract. Pero yung logo nila rin, yan yung washing of the feet. Paghugas ng mga paa na Jesus. So, nang mamaya ay sasagwain natin yung paghugas ng paa na Jesus sa kanyang mga alagad. So, bahagi yun ako saan ay pinaalala sa ating alin, tayo ay maglingkod ng may kababaan ng kalooban sa bawat isa. Maglingkod ng may kababaan ng kalooban sa bawat isa. At ito yung ipinalangin namin sa harapan ng buong may kapal. Nanawa ay sa pamagitan ng ating kababaan ng kalooban ay matulungan natin ang bawat isa na alin na tunay nating mahugasan ang bawat isa. Makatulong tayong malinis natin yung bawat isa. Tulungan natin na tayo ay tunay na mahugasan
sa Diyos. Sabi nga ay maghugasan kayo ng paa. Katulad ng ipinahayag na Yesus sa kanyang mga alagad. Sabi nga ni Pedro, huwag yun ako hugasan, pero sabi ni Pedro, wala kang karunayan sa akin kapag ayaw mo magpahugas ng paa. So, bahagi mo na kung saan ay huwag namin kalimutan. Ito yung patuloy na hamon na yung pinamamaning sa atin ang buong magkapag. Sana po ay meron tayong puso na handang paglingkod ng may kapabahan ng loob sa bawat isa. Nang may kapabahan ng loob sa bawat isa. Well, of course, yung ating paglilingkod, kumisang ay sinusukat lamang natin gawa ng remuneration. Ano kaya ibabalik sa akin kapag ginawa ko ito sa aking kapwa? Huwag natin kalimutan na yung paglilingkod sa kapwa ay alin ay hindi po parang magkamit tayo. Ngunit yung paglilingkod sa kapwa yun, resulta. Resulta. Resulta ng alin? Ng pagmamahal ng Diyos. Kung tayo may naglilingkod sa bawang isa, kasi po gawa lamang namin katanggapin tayo, siguro bahagi yun ang pagiging Kristiyano. Ah, sorry. Bahagi yun ang pagiging tao. Naglilingkod tayo kasi may makukuha tayo. Bahagi yun. Human needs. Kasi dyan ako mabubuhay. Kapag ako naglilingkod dyan. Pero nais ng Diyos na lumayan tayo sa kadahilanan ng aming paglilingkod. Paglingkod tayo sa bawat isa. Bakit? Kasi gawa ng pag-ibig ng Diyos. Gawa ng pag-ibig ng Diyos. May makakamit pa ng ako o wala. May makakamit pa ng ako o wala. Well, hindi ko sinasabi na because mayroon tayong pagkilos sa daigdig na ito na tawagin na po namin ay yung survival, yung kinakailangan na makita natin na Padre, hindi naman ko pwede maglingkod ng libre, hindi naman ako pwede mabuhay. Talagang pwede maglingkod na gawa ng halin na you would like to receive something. Pero sana, hindi lang humantong doon. Hindi ka lang maglilingkod kasi may matatanggap ka. May mga bagay na, okay, ito talaga ay hanap buhay. Ang tawagin natin. Dito ako nabubuhay sa trabaho ng ito. Hanap buhay yun. Pero yung hapon yung pinapamanig na sa si Alin, maglilingkod ako. Hindi lamang sapagat ito ay hanap buhay. Maglilingkod ako kasi bakit? Kasi ito yung pagkilos ko na ipinahayag sa akin ng aking Panginoong Jesucristo. Na kahit wala akong matatanggap, kahit na walang maibabalik sa akin, maglilingkod ako. Kaya kung minsan tinatawag natin natin ito, ito yung apostolate. Ito yung mission ko. Ito yung mensahe sa akin ng Diyos na maging bahagi ng aming pagkilos. Asay pagkilos ang tinatawag natin trabaho ko. At yun ay panalangin natin sa harapan ng buong may kapag. Yun ang ipanalangin kasi yun ang medyo mahirap.
Pwede tayong maglingkod eh, kasi bakit? It's part of my job. Trabaho ko ito. At dahil sa alin, ako ay binabayaran ako sa trabaho ko. Kaya ginagawa ko ito. Maganda na yun. Kasi hindi ka nagnanakaw ng oras. Hindi mo dinadaya yung oras mo. Kasi naging tapat ka sa iyong trabaho. Pero sabi mo nga, hindi lang yan. Kinakailangan, meron din tayong pagkilos natin. Nanawa, hindi gawa ng may tinatanggap tayo. Ngunit, yung pagkilos natin niya rin, resulta ng pag-ibig at awa ng Diyos. At ito yung mensahe niya sa paghugas ngayon ng paa ng kanyang mahalan. Kaya nga po yung sinabi niya sa Uriyalin, no? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Hindi mo madaling maglingkod nang walang hinihintay na kapatid. Kaya humiling tayo ng tulong sa Diyos na ito ay lumaki sa katumparan namin. Ugasan nawa niya ang dumi sa ating kalamuan.